Ang plano sana kaninang umaga ay dadaan lang sandali sa Baguio City bago tumulak sa Bauco Mountain Province ang Labini Marquee. Ito ay para pagbigyan ng ilang malalapit na kamag-anak at kaibigan na makita sa huling sandali si Marquee. Hindi inaasahan ng pamilya ng aktor na marami ang makikiramay. Ang maliit na kapilya na pansamantalang paglalagyan ng labi na puno ng mga kamag-anak at kaibigan, kaya napagdesisyon na ng pamilya na ilipat na lamang ang labi sa cathedral. Wala ako talagang masabi kasi ito rin yung mga tao na sumuporta sa kanya mula pa lang sa day one ng kanyang pagpasok sa showbiz. Dito nagkaroon ng eulogy kung saan pinuri ang kontribusyon ni Marquee sa showbiz. Ilang beses nagpalakpakan ang mga tao habang pinaparangalan ang pagmamalaki ni Marquee sa kanyang pagiging igorot. Nag-uumapaw ang damdamin ng pamilya ni Marquee sa dami ng taong dumating. Dahil dito, minabuti nilang patagalin ang public viewing hanggang hating gabi para sa mga nagdadatingan pang nakikiramay. Nene-negotiate yung iba kasi yung iba lalabas pa lang sa school, lalabas pa lang sa office. Kaya to give chance to them, in-extend until midnight. Bandang alas 4 ng hapon kanina ay nagkaroon ng banal na misa na dinaluhan ng mga kaklase, kamag-anak, kaibigan at fans ni Marquee. Bella, ayon sa ina ni Marquee, siguradong tutulak daw mamayang hating gabi ang funeral convoy patungo Bauco Mountain Province kung saan hinihintay na si Marquee ng kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan doon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Nelson Canlas, nakatutok live mula sa Baguio City.